What's up mga ka-opawug? Mahilig ka ba sa mga makabagong invention? Tamang-tama ang iyong mapapanood dahil sa episode natin ngayon ay aalamin natin ang limang kakaibang gamit ng transportasyon na marahil ang iba dito ay gugustuhin mong sakyan dahil sa kakaibang features nito. Pero bago yan ay pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Simulan na natin! Number 5. Row Bike. Ang bisikletang ito ay natatangi dahil imbis na gamitin mo ang iyong mga binti at paa, ito ay gagamitan mo ng mga braso at katawan. Dahil ang kakaibang mekanismo nito ay para kang nagsasagwan ng bangka o nagkakayak sa karagatan. Gamit ang paghila mo sa manubela kung saan nakakonekta ang kadena, ay magagawa mo ng mapaandar ang bisikletang ito. Ngunit marahil ay iisipin mo na mas mabisang gamit ito upang mag-ehersisyo at palakasin ang iyong mga braso at katawan, imbis na pang transportasyon. Magagawa mo ng ma-experience ang pagsagwan sa lupa gamit ang bisikletang ito sa halagang $1,500 o 75,000 pesos. Number 4. Hydrofoiler XE1. Kung mayroong bisikleta na umaandar gamit ang mekanismo ng pagsagwan, mayroon ding bisikleta na magagamit mo sa tubig. Ang Hydrofoiler XE1 ay isang e-bike na kung saan ay may nakakabit na mga pedal at may baterya na may kapasidad na 460 watts na kayang magpatakbo ng higit sa 20 kilometers per hour at kinakailangan ng 5 oras para ito ay ma-fully charge upang mapatakbo mo ng 1 oras. Ang frame nito ay gawa sa aluminum at ang ibang parte naman ay gawa sa carbon fiber. Sa ilalim nito ay may nakakabit na underwater wings upang panatilihing nakalutang ang hydrofoiler. Kaya lang nitong magsakay ng pasahero nang hindi hihigit sa 100 kilos. Sa presyo naman nito ay malamang na mas pipiliin mo na lang bumili ng motorsiklo dahil ito ay nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Number 3. Jet Foiler. Ang napakaangas na electric surfboard na ito ay gawa sa matibay ngunit magaan na materyales na ginagamit din sa paggawa ng mga speedboats. Tulad ng hydrofoiler, ito ay may underwater wings na tumutulong upang palutangin ito sa tubig at makokontrol mo ang direksyon gamit ang wire na nakakabit sa harap. Base sa developer ng kakaibang surfboard na ito, hindi naman daw mahirap gamitin ito. Mapabaguhan man o mga professional surfers, iisipin mo na lang na para kang si Silver Surfer na lumulutang ang surfboard. Gusto mo ba itong subukan? Nagkakahalaga lang naman ito ng $12,000 o 600,000 pesos. Number 2. Eagle E1. Ang portable at accessible electric skateboard na ito ay nababagay para sa mga mahilig mag-travel dahil mabibit-bit mo ito na may bigat na 2 kilos at may haba na 43 centimeters. Astig dahil hindi mo na kakailanganing umarkila ng sasakyan at maglakad sa mga destinasyon o mga magkakaloyong tourist spot. Para sa baterya naman nito na may lakas na 400 watts at kayang tumakbo sa pataas na daan na may angulo na 15 degrees ay kakailanganin mong i-charge ng isa't kalahating oras upang ma-fully charged at kayang tumakbo ng halos 11 kilometers bago ito malobat. Anyway, kung malobat man ito ay pwede mo namang ikumpas ang iyong mga paa na parang isang normal na skateboard. Ang electric skateboard na ito ay nagkakahalaga ng $250 o 12,500 pesos. Number 1. Track 1. Ang natatanging tatlong gulong na skateboard na ito ay angkop para sa pagmamaneho sa buhangin o malambot na lupa. Mayroon itong electric battery, dalawang malalaking gulong sa harap at isang caterpillar chain sa likuran upang mapagtagumpayan ang anumang lupain, kung saan kaya nitong umakyat ng bundok na may angulo na hindi lalagpas sa 50 degrees.
Kaya naman itong umandar sa patag na may bilis na 32 km per hour at may charging time na 3 oras upang tumakbo ng higit sa 20 km. Eh pwede mo din itong kabitan ng kakaibang gulong para sa mga komplikadong tricks. Mabibili mo ito sa halagang $2,000 o 100,000 pesos na nababagay sa mga taong gustong maka-experience ng extreme hiking. Alin sa limang na itampok natin ang gusto mong ma-experience? I-comment mo na below. Nagustuhan mo ba ang ating video ngayon? Subukan natin magkaroon ng 100 likes sa video na ito. Hanggang sa susunod na video, mga Kaupaug TV, maraming salamat!